Kung sila naniniwala na si Bato ay masamang tao, then please, by all means, do not vote for me. Kaya nga talaga, hindi ka namin niboboto. Huwag niyo ako iboto. Pero kung kayo naniniwala na si Bato ay matino na tao at sinusugal ang kanyang buhay para labanan ang druga at kriminalidad. May mga survey na lumalabas recently na kung dati nandun kayo sa top 6, kayo nila Senator Bongo, biglang paba, parang pababa, kayo ng pababa. Depende yan. Kasi meron ding nakita kong survey na tumataas din ako. Halak ka. Aling survey ba yan? Kalye survey? Kalye survey na puro may mga edit? Pagka may magsasalitang BBM o mga gobyerno, nawawala. Puro lang ang magsasalita, edited, puro mga alin. Duterte, wawa. Halak ka. My God. Ayan na oh, kinang. Ding ang batoy! Magandang umaga sa ating lahat. Ako feeling ko mayabang to. Yeah, feeling ko mayabang to. May yabang na gagawin to. Feeling ko lang naman. Ako po, si Senador Bato de la Rosa. Naku, sabi ko na eh. Mayabang ang datingan dito nito ngayon ah. Kaya ang title ko, makapalamukha nito mga to eh. Oh. Tumatakbo ulit. Nagpapare-elect ulit na magiging senador. Ah, na hindi na. Wala na. Wala. Oy, sumagot kayo sa ano natin ha? Survey natin ha? Oh, 3,300 na sumagot. Nak, hindi na kayo oy boboto nitong mga to. Tuloy natin. Republika ng Pilipinas. Given the chance na ako'y muling mananalo, rest assured that I will continue my advocacy. Ano bang klaseng advocacy yung sinasabi mo? Alin, advocacy mo na ano? Maging tuta, maging aso, maging utusan. Nino, ni Digong, tsaka Nino, ni Kibuloy. Diba, Ja? Oh. Bato, huwag ka na tumakbo kasi arestuin ka na daw, sabi ni Ja. Try natin. On public order and national defense and security. Doon po ako magfo-focus. Ay, hindi ka pala nakapokus. Ah, kaya? Nakapokus ka doon sa issue ni Morales, no? Doon ka nakapokus eh. Saka sa issue ng kay OJC. Okay, sige. Public order, I will continue my fight against illegal drugs and criminality and for national defense and security. Hoy, grabe naman kayo. Anong kalbo kasi? Ito si Da Junior MJ, oh. Kalbo kasi daw. We will situate that our national defense posture should be credible enough. You are lying! Against foreign invaders. So, yun lang po ang aking gagawin. Any questions? Nah. You have 2 minutes, sir. Ah, 2 minutes? Hindi pa po tapos. Ah, okay lang. Sir. Hindi ko nataposin yun. Ah, hindi mo nataposin. Basta, you. Okay, question na po. Mayabang eh, no? Sige, sanay na kasi. Oh. Sanay na mang uto. Sino magtatanong? Si Senator De La Rosa? Okay. Gusto ko si Mabs magtanong. Mabs, magtanong ka ka, Mabs. Mab, special request. Oh, magtanong ka. Tanong ka na, Iha. Wala ka naisip mo. Dahil natanong mo na lahat doon pa. Sir, alam po natin na you're very close with the Duterte family. Patay ka. Medyo marami pong mga political na away ngayon concerning them. Do you think this will affect how, kung ano po yung kalalabasan itong election na to para sa inyo? Yes. It may affect either way. Either way. Pwede akong manalo o pwede akong matalo. Anong manalo? Matatalo ka, Bato. Tandaan mo yan. Marami ng sukang-sukang-suka. Hindi lang sa pagmumukha mo, kung hindi sa lahat ng ginawa mo sa Senado. Sobrang bias mong kumag ka. Kalbo kasi mo. Diba?
Kaya ako na nagsasabi, mga kaigse, na hindi man ako si Nostradamus o hindi man ako si Jay Postura. Ha? Ato ha, hindi ka mananalo. Pero hindi ako nagsasabing pastor ako kagaya ni Kibuloy. Hindi ako ganoon, hindi. Para sa akin, hindi ka mananalo. Oh, tandaan mo 'yan. Gulo na 'yan. But I am more inclined to believe doon sa mananalo tayo. Julol! Hindi ka na mananalo. Huwag mo na saktan ang sarili mo ba 'to? Ha? Sinasaktan mo pa eh. May effect talaga ito. Plus minus ito, plus minus. Plus minus, minus talaga to X. May effect ito. Ang alam mo naman ang Pilipino, Pilipino, yung mentalidad ng Pilipino ay dihadista. Dihadista daw. So, ano ibig sabihin, ikaw yung nadidihado, kaya mananalo ka, ganun ba? Dihadista daw eh. Sino yung mga nagsasabong dyan? Labas ang kamay. walang Jew na yan. Nakikita lang, pag binubugbog ka palagi, palang Fernando Po Jr. ba? Diba? Pag binubugbog ka palagi, naawas. Yung isa artista nagsalita. Ito naman, police, nagmamala artista ang reference. Oh, Fernando Po, pasok! Tayo yung taong bayan, which dapat naman talagang kaawaan dahil mga Kristiyano tayo. Oh. Hindi naman tayo yung mga... Paano yung mga Muslim? Oh. Mga violenting tao, di ba? Kristiyano tayo, naawa tayo sa taong binubugbog. So, I hope the effect would come out that way. Ah, so ang gusto yung palabasin, dahil lagi siyang nababash sa mga kapalpakan niya, siya yung binubugbog. Dahil totoo naman kasi, mga kaeksena, halos karamihan ng mga kababayan natin, mga Pilipino, maawain na pag nakakita ng naaapi, na kakawawa, yun ang tinutulungan at yun ang umaangat, nananalo, mga ganon. So, gusto mong palabasin ba to? Siya yun. Siya yung binubugbog. Siya yung inaapi. Kaya siya ay mananalo. Bias mo nga, ay paano kang binubugbog? Loko-loko rin pala to eh. Amor? Hello? Hi, sir. Yes. Sir, what do you think are the achievements na nagawa po ninyo the past years that you're in the Senate that should convince voters to vote for you this time for your re-election, sir? Well, alam mo, ang gauge ng performance ng senador, hindi naman doon sa pamibigay ng mga programa sa mga taong bayan dahil hindi mo namin trabaho yan. Dapat ang... Eh di sana tanongin mo si Bongo. Ano to? Laglagan ba kayong tatlo rito? Bongo, tinitira ka ni Bato. Ang sukatan o ang gauge. Ha? Hindi na ko nasusukat yan sa mga pagbibigay ng mga programa, paayuda. Sino ba gumagawa niyan? Habang kayo, busy sa Senado na ikipag-hearing-hearing, si Bongo, minsan lang umatin, nandun na ikipag-alin, paayuda. Ano ba naman to mga to? Walang mga kwento yung pinagsasabi. O, sabihan mo si Bongo. Bongo, huwag ka masyadong magbigay ng paayuda. Ikaw pala yun. Ano ba yan? Ang Bobita? O, tuloy natin. Gauge ng performance ng senador ay paano siya gumawa ng batas? So, pag ano ba yung mga nagawang batas? O, sige. Tingnan mo sa batas, paggawa ng batas. Mm. Dapat ang gauge dyan kung ano mga batas na sponsor mo na nagiging batas. Oh. Kasi kung sabihin mo author lang, I can be an author to all the bills that is being passed in the Senate. Pero kung ang pinakamahirap kasi dyan, you sponsor ka because you will be the one defending the bill, you will be the one debating for it. Ngayon, ano bang na-i-depend mo na bill? May nabalitaan ba kayo? Ano ba yung i-defend na bill? Ha? Na hindi siya author lang, kundi sponsor siya mismo.
Di ba, Lynn Tamori, maraming thank you po ha. Walang butas ng puncher kaya fake yan. Nabalitaan nyo ba? Kasi ako wala akong nababalitaan na ganun eh. Yung talaga na yung pagtalastasyon sa mga kapwa senador para sa bill na gagawin niya. O baka naman, meron, kaya lang dalawa sila. Yung isa nagtanggol siya, wala lang. Di ba? Ang kapal naman. Ano ba nang, sige nga ba to, ano yun na i-depend mo nga? Di ba, Mama Judy Rose de la Cruz? So, sa awa ng Diyos, may napalusot naman tayo ng mga batas. Although yung iba hindi pa nakalusot dahil nga, very stiff yung opposition. Medyo matagal na makalusot yung ating mga measures na in-sponsor. But for the record, meron naman tayong nagawa rin. Number one, yung PNP height, PNP, BGMP, BFP, Bucor, Height Equality Bill, napalusot natin yan. Yung BFP, Bureau of Fire Modernization Program, napalusot natin yan, naging batas na yan. Yung anti-terror bill, we co-sponsor tayo, Anti-Terrorism Act, co-sponsor tayo doon, we help in the passage of that law. So far, yun lang ang sabi ko sa inyo. Ang mga pending ko pa na medyo mabibigat, yung ano? Restoration of death penalty for high-level drug traffickers. Ay, medyo hirap ako dyan. Pero rest assured, hindi ako hihinto dyan. Ipaglalaban ko pa rin yan in the next Congress kung ako'y sisurtihin. At yung pagbabalik ng mandatory ROTC. Dahil kinakailangan... Tagal na yan. Kailan pa yung ROTC na yan? Hanggang ngayon, wala pa rin. Matatapos ka na lahat-lahat, wala pa rin. Talaga natin yan ngayon, lalong-lalo na yung nagbabadya na threat sa West Philippine Sea, kailangan natin ng malakas na reserves. And the only way that we can have a reserve that can be mobilized anytime is through ROTC. So, yan ang dalawang pa-priority natin na ipapile ulit kung tayo mananalo. Okay, Ms. Mara. And Sir, Mara Cepeda from Singapore's Straits Times. Yes. So you're the subject of an ICC investigation and these allegations are also being discussed now by your colleagues in the House of Representatives Quadcom. How do you think, sir, these investigations will affect your senatorial run? And tingin niyo po ba, sir, ay offshoot din po ito or epekto po ito ng kawalanan ng alyansa between President Marcos and the Dutertes? Well, alam naman natin yung what's behind all these investigations. They are all, they form part of a grand demolition job against us. Halak ka. Naniniwala ba kayo na yung sinasabi ni Bato na yung nangyayari sa kanila ay isang part daw ng malaking grand demolition job sa kanila? Ibig sabihin sa kanila, kay Bongo, kay Bato, kay Sara, sa mga Duterte, lalong-lalo si Matandang Pentanil. Anong grand ano demolition job sa inyo? Sino nakapanood nung latest nung kay Garma? Di ba? Merong isang police doon na 22 years nang nagtatrabaho o police na active yun ha, umamin. Umamin talaga na si Garma ang nag-utos sa isa pang police para doon na ipapatay yung former PCSO secretary. Di ba? Nalalapit na kayo sa katotohanan dito. Lahat kayo mga kamiyembro ni Digong. Hindi pa rin natatauhan yung iba natin mga kababayan. Diyos Mario Joseph naman. Biruin nyo ha. My Princess Corgi pinapatay. At si Garma, gusto ko talagang talakayin niya. Kaya lang, ang haba ng love story ni Digong. Ay, man ako dulas ako. What the fuck? Diba yun? Ano pala ang ano yung closeness pala. Sorry, erase niyo yan, erase niyo yung ano. Wala palang love story. Erase niyo yung sinabi ko ha. Ano, matagal silang magkakilala lang. Okay, tuloy natin. Duterte and the allies of Duterte. So I leave it up to the people. Talaga, kami bahala sa inyo. Lalagay namin kayo sa Poso Negro. People know very well what is the real score.
So ang taong bayan na mag-decide kung talaga bang totoo yan o hindi, then makita natin yan sa resulta ng magiging resulta ng eleksyon. Kung sila naniniwala na si Bato ay masamang tao, then please, by all means, do not vote for me. Kaya nga talaga, hindi ka namin niboboto. Huwag niyo ko iboto. Pero kung kayo naniniwala na si Bato ay matino na tao at sinusugal ang kanyang buhay para labanan ang druga, kriminalidad, para maisalba ang kinabukasan ng kabataan, then please help me do that. Because I am going to do that. I'm going to risk my life. I'm going to risk my career, my personal life para dyan sa laban na yan. Hindi po ako atras. Kasi yung pag-launch namin ng War on Drugs ni President Duterte, hindi naman yun ginawa namin para kami umaman, para kami magkapira. Ginawa namin yun para maisalba ang kinabukasan ng ating kabataan. No, nanumbat na. Halak ka. Nanumbat na eh. Trabaho nyo yun. Halak na. Yan ang hirap talaga dito sa mga kumag nate. Alam nyo, mga kaeksena, ano talaga, napasalamat ako, napasok ako dito sa pagiging vlogger at hindi lang vlogger. Kumbaga, napasok ako sa political vlogging o sa mga issue sa ating bansa. Bakit? Kasi ano eh, nung araw wala talaga akong kapakipakialam. Eh ngayon, lalo na sa mga ganito mga, may mga election, may umuboto. Basta pagdating sa mga politiko, ano na ako eh, masyado akong, ano, step back muna ako ng konti. Ano ba to? Ano ka ba? Parang may ganun na ako ngayon eh. Hindi yung, ay, si ano ba yan? Hello po, hi. Yung mga, parang madaling mabola. Ngayon, hindi eh. Hindi. Good luck kung mabola nyo ako. My Princess Corgi, maraming thank you ah. Palamak na talaga ang druga. Ngayon, look, what is happening right now? Bumabalik na naman sila. Ang tagal nyo na yan sinasabi. 2 taon na yung bumabalik nyo sila, hanggang ngayon bumabalik pa rin. Kita ninyo yung kanilang linyahan o script nila, bumabalik na. Ay punyeta, puro pa, ang tagal nyo nang sinasabi. Hindi pa ba kompleto yung sinasabi nyo, nakabalik na, bumabalik na? Hindi ba dapat ang sabihin nyo, ang dami na ngayon, laganap na, gano'n na. Eh puro pa rin kayo, ano eh, playing safe eh. Oh, bumabalik na. Halak ka. Kahit naman sa panahon ni Digong na sinasabi nyo na, sinasabi ko na to mahimik, na wala yung mga adik-adik dyan, may nangyayari pa rin krimen at nagkakaroon pa rin ng mga adik. Kalam nyo kung ano kinaanuan lang, nakapagpatibay na sinasabing na wala ang mga adik, alam nyo kung alin? Nakadagdag doon yung COVID-19. 'Di ba kaya nagmukhang lalong nawala ang mga Addictus Benedictus sa kalye kasi nga nagkaalin COVID-19. Bawal lumabas, 'di ba? Yung mga addict hindi rin makalabas, yung mga drug lord hindi rin makapagbenta, mga pusher kasi bawal lumabas. Patay ka, COVID ka. 'Di ba? Kaya parang na-justify nga na wala talagang nangyaring mga ganong krimen, mga parang 'di ba? Pero kung tutusin nyo, kasi nga, may COVID. Oh, tuloy natin. My God. Oh, mga bata, nawawala. Na nakikidnap. Wala tayong balita kung nasaan na yung mga bata na yan. So, hayaan ba natin yan na palagi na lang ganun? We have to continue on doing what is good for this country. Huwag natin hayaan yung mga kriminal na yan. At ngayon, may mga drug lord na naman na tumatak. Wow! Ngayon, may mga drug lord na naman. Parang sa panahon nyo, wala ah. Kahit sinasabi nyo may war on drugs kayo, may mga drug lord pa rin eh. Eh bago nga mapunta yung ano eh, tawag dito, kanino yung panahon na may nahuling droga na ano? Kay Digong yun, alam ko eh, hanapin ko nga. Maging mayor, magiging tatapang na nila ngayon, magpapayal lang si OC. Mga drug lord, ha? Noong panahon ni President Duterte, nagtatago yung mga yan. Hindi yan nagpapakita. Ngayon, nagpapayal lang naman na si OC. Ano ibig sabihin yan? Ganun na ba katawa ang mga Pilipino? May sinabi siya, ha? Drug lord daw, nagpapayal lang si OC. Oh.
narinig nyo sinabi ni Bato. Eh bakit hindi mo kaya sabihin sa amin kung sino yan nagpapile ng COC na drug lord? Diba? May alam ka. O kwento lang yan. Diba? Dapat isabihin mo yan sa mga kapulisan, sa NBI, sa PIDEA, para mahuli yung drug lord na yan. Puro ka na naman payabang, Bato eh. May nag... Tingnan nyo talaga oh. Grabe. Ang umpisa-umpisa pa lang. Gumaganyan na. Kasuhan mo, tama. Kasuhan mo, Bato. Bakit mo hayaan tumakbo nga naman ang isang drug lord? Eh alam mo pala, ikaw nakakaalam. Kami, alam ba namin? O kung alam ko, kami magkakaso dyan. Halak. Tapos, bigyan mo kami ebidensya, ganun. Eh, ikaw nakakaalam eh. Oh. Ibubuto ulit yung mga drug personalities na yan. So, ano magiging mangyayari sa ating bansa? Ikaw na lang iboto, ganun. Oh, kung gusto mong ikaw iboto, pakasuhan nyo yung sinasabi nyong adik o sinasabi nyong tumatakbo bilang ano bilang politiko. Diba lang kaya labanan natin yan? Sir, very... For the future of our children. Patay ka. Children. Patay. Sir, very quickly, has the ICC Office of the Prosecutor reached out to you for an interview? Wala. Merong nag-contact sa opisina, pero in-ignore man namin. In-ignore. Bakit mo in-ignore? Kung wala ka namang kasalanan, kung wala ka talagang problema, bakit mo in-ignore? Halak ka. Diba? Oo. Pero mabalik tayo dun sa drug lord na sinasabi mo. O yun, diba? Yun ang pagkakataon mo. Pagka napakulong mo yung sinasabi mong tumatakbo na drug lord, naghahain pa ng COC, hahangaan ka ng tao niyan. Diba? Meron kang malupit na ebidensya na magtuturo dun sa sinasabi mo. Pero pag hindi mo napatunayan yan, kwento ka lang ng ganyan, patay ka lalo. Diba? Oo. Halak ka. Dahil alam mo namin na wala silang jurisdiction sa atin. May nagkukontak sa opisina ko, pero in-ignore namin. Hindi namin na hindi namin kinausap. Hindi namin pinatulan. Baka mamaya, mga gagugago lang yun ng mga tao no, na sumasakay sa isyo. No? Hindi. Dapat, tinalam nyo kung totoong legit yung tumatawag sa inyo for interview. Yung pag-ignore nyo, tapos hindi nyo nga alam, di ba? In-ignore nyo. Tapos kayo naman ngayon na nagbintang naman. Baka kung sinong gagugago lang. Eh, hindi nyo sinagot eh. Paano nyo malalaman? Diba? Oh. Nagpagawa ng pangalan na kuya, European daw sila na gustong mag-interview sa akin. Sabay-sabay eh. Nung pagputok ni, pagsabi ni Trillanes nung issue na yan, mayroon nagtawag-tawag sa amin. Sabi ko, huwag nyong entertainin yan dahil baka mga siraulo lang yan na sumasakay sa isyo. Hmm? Okay na? Okay na. Okay na po, sir. Ha? Okay. Time is up. Kukunti lang yung speech ko eh. Dapat dabihan nyo dito sa interview. Interview, oh. Mayabang talaga, oh. Please ba? Wala ko? Last question. Okay, okay. Sige po. Last sige. Question. Hi, sir. Good morning. Opo. Paborito ko to. Sir, sabi niyo po kanina, ito lang ulit yung sinasabi, yung grand plan to destroy your image, yung lahat ng alay kay nakaalay kay presidente. Yes. Nararamdaman niyo po ba kung talaga nag-work 'yon considering na sa mga survey, may mga survey na lumalabas recently na kung dati nandun kayo sa top 6 kayo nila Senator Bongo, biglang parang pababa kayo ng pababa. Depende yan. Kasi meron ding nakita kong survey na tumataas din ako. Halak ka. Aling survey ba yan? Kalye survey? Kalye survey na puro may mga edit? Pagka may magsasalitang BBM o mga gobyerno, nawawala. Puro lang ang magsasalita, edited, puro mga alin. Duterte? Wawa. Halak ka. Hindi ko lang, I'm not fighting this survey firms, ha? Niniwala pa rin ako sa kanila, pero... Sige lang, titingnan natin. Pero, as I've said, pwedeng negative or positive ang naging epekto nito. Nag-aalala ba kayo, sir? Nag-aalala kayo dun sa sinasabi nyo na non-stop na demolition job against you?
Well, hindi ako nag-aalala dahil nakikita ko naman yung taong bayan. Kahit saan ako pupunta, naramdaman ko man din yung init na kailang pagtanggap sa akin. Kaya... Ang tanong, saan ka ba pumupunta ba to? Dabaw? Naramdaman ko naman yung mga tao, taong bayan, na pagtangkilig sa akin. Saan ka ba pumupunta? Ha? Oh. Try mo pumunta sa mga lugar na tingin mong hindi mo balwarte. Eh, doon ka naman nagpupunta sa mga lugar na balwarte mo eh. Diba? Oh. Hindi siya nagbumayabang ako ha. That's my honest opinion. May honest opinion lang. Nakikita ko naman na tanggap pa rin nila ako. So, sige lang. Fight lang tayo. Mahaba pa naman itong kampanya. Send last na lang. May lumabas kasi na post ni Congressman Polong sa Facebook na sabi niya, nag-meeting, family meeting, Duterte family. Would you know ano yung pinag-meetingan? Talaga bang tatakbo, may tatakbo sa Senado na Duterte under the PDP? Well, so far, hindi pa final yung decision nila, no? Pero, yun nga, iimbitahan namin since take out na si Mayor Basti Duterte sa PDP, we're hoping na sasama siya sa amin, tatakbong senador. Pero ang requirement lang niya is dapat si Mayor, si President Duterte ang tatakbong mayor ng Davao. Pero mukhang hindi pa na-finalize. So, nung last na national convention namin sa PDP sa Davao, tinanong ko ulit si Mayor Basti kung sasama na. Sabi niya, wala pang final, wala pa silang napag-usapan. Okay. Maraming salamat po. Salamat. Salamat po. Walang kwenta. Ito na si Mr. Plastic. Si Mr. Maka-Plastic. Yes!